Hindi sa lahat ng panahon, pwede kang gumamit ng expressway legal na motor. Unang-una, mahal ang tollgate, mahal syempre din ang gasolina. Pero para sa mga panahon na gusto mong maging astig, pero hindi ka pa rin pwedeng gumamit ng expressways, etong para sa'yo. Ako si Fort Manan, ang big bike guy ng Carmudi Philippines, at re-review natin ngayon ang Suzuki Gixxer 150. Let's face it, we want expressway legal na motorcycles dahil sa kakaibang karakter na binibigay nito sa rider once he sits on the saddle. Sadly, it's not every day you'd get to use it kasi syempre nga, magastos. Pero if you want a ride na malakas ang dating gaya ng mga expressway legal na motor at the fraction of the price, bagay sa atin tong ride na re-reviewin natin today. Sa unang tingin, makikita mo parang 400cc na rin, eh, no? Dahil ang laki. Pero para talaga to sa mga may gusto ng big bike, pero small bike lang ang budget. Up front, sinasuggest na agad ng Suzuki Gixxer that it is built for paved roads. Pinaka nagustuhan ko talaga dito sa harapan ng Suzuki Gixxer itong octagonal headlamps. Titignan mo, malaki, maganda yung buga dahil LED na siya. So, mas safe tayo pag nagdadrive tayo sa mga streets natin, lalo na yung mga maraming hukay. Going to the side, mapapansin na agad ang malalaking decals ng Gixxer on both sides of the tank. Yung neon green na accents na nakikita sa tank is makikita rin sa wheels. But what gives it a big bike appeal is yung matangkad at mahabang stance. At medyo malapad yung gulong. Yung overall dimensions niya, 2,050mm long at 1,030mm tall, ay di nalalayo sa mga kalaban niya sa street sport bike segment. So makikita sa side ng Suzuki Gixxer yung big bike appearance niya, no? Makikita mo na mataas yung tanke, very sleek yung lines, very sharp, very loud yung mga decals niya. Pagdating sa seats, syempre very comfortable, so pwede ka sa long rides. Feel yung ride mo is naka-separate dito sa pwesto ng rider natin. So imagine mo na kung sino ang pwedeng nakaupo dito, masisexy kagad ang upo niya. Pagdating sa likod, makikita na naka-tire hugger tong Gixxer 150, which is very beneficial lalo na ngayong tag-ulan. Pero ang additional astig points nitong motor is yung dual-tip exhaust muffler niya. Makikita na agad na fully digital na yung instrument panel that clearly displays the RPM, fuel speed, at pati yung clock. So sakyan na natin tong Suzuki Gixxer. Riding it around, yung 780mm seat height na ino-offer ng Suzuki Gixxer is not that high para di ako makatapak ng firm sa lupa pag nasa traffic, nor not that low para makahanap ako ng pagsungkit o sikwat ng cambio or preno on the other side. Aside from that, the position of the handlebars keep the rider in an upright position, so very chill ang pag-ride. Dagdag mo pa dyan na 300 pounds lang ang dry weight niya, which makes it a very light commuter bike. At dahil split-type seats, meron ang Suzuki Gixxer assured ang seating place ng rider at ng pillion. May grab bar din ito para kung ayaw yumakap ng ride mo sa'yo, pwede ding itong kumapit for additional safety. Hindi naman din jumpy ang motor pero it gives that ample push, lalo na kung gliding through traffic lang naman ang gagawin mo. The 4-stroke single-cylinder fuel-injected 155cc engine is matched to a 5-speed manual transmission, provides nearly 14 horsepower and 14 newton meters of torque, also has the capacity to do 50 kilometers per liter. This means mas maraming pwedeng mapuntahan yung ride mo around Metro Manila, lalo na at full tank mo is at 12 liters lang. While pogi at magaan dalhin ang Suzuki Gixxer, medyo hinay-hinay ka lang pagdating sa throttle kasi ang stopping power niya manggagaling lang sa single disc brakes. And that's a review for the Suzuki Gixxer. Approve na approve sa akin to dahil may big bike looks pero small bike price. Speaking of price, ang price nitong Suzuki Gixxer starts at 95,400. Kung di mo naman tinitignan masyado ang performance pero gustong-gusto mo ang looks, bagay na bagay sa ito. Thank you so much for watching. So hit that like button, share our videos, and subscribe to our channel. And this is Fort Manan, ang inyong big bike guy ng Carmudi Philippines. Till the next videos!